vlog. Welcome to the first chapter of hashtag make kwento. Yes. Ngayon lang nagsimula ulit mag-vlog kasi busy ako sa school plus parang bigla nag-drop yung self-confidence ko. Pero right now, nanood ako ng mga vlogs and inspirational talks. So yun, nag-gain ko na ulit yung self-confidence. So, without further ado, let's start. So yun, first, ang puno ng isang YouTuber para sa akin is pinaka talaga is self-confidence. Yung hindi ka mahihiya sa sarili mo, sa harap ng mga tao, sa camera of course, sa inyo, diba? Excuse me. Once na mahiya ka, parang magiging boring na, hindi na magiging ikaw nasa tapat ng camera. Diba? So, talagang ang puhunan ay self-confidence. Yan. Sa self-confidence, dapat mag-gain talaga natin yun. Dapat hindi tayo magkaroon tayo ng trust sa sarili natin. Believe in yourself. Diba? Kasi pag hindi ka naniwala sa sarili mo, parang niloloko ko lang kayo. Diba? Ganun yun. So, dapat, bago ka magsimula, sabihin mo sa sarili mo, naniniwala ako na kaya ko magpasaya ng tao, magbigay ng kung ano-ano, make-up, o kaya kong magbigay ng turo, magbigay ng tutorials paano mag-makeup, gano'n. Pag comedy, o kaya ko magbigay ng kasiyahan sa tao, gano'n. So, next sa self-confidence din, go for an extra mile. Ibig sabihin, huwag ka mag-stay sa, ay, ito ako, ito lang kaya ko. Parang, ito na yun. Ayoko ng iba pa. Ganun. Hindi ito katulad sa love na you should stay sa isang person. Pag self-confidence, you should go an extra mile. Go for an extra mile kasi dun din magiging yung self-confidence na pag nagawa mo yun din, kaya mo pala. Tsaka pag kuha ng extra mile, parang nade-develop din yung sarili mo, di ba? Sa self-confidence, isipin mo na kailangan mong ma-achieve yung goals mo para hindi mo baba yung self-confidence. Tsaka isipin mo na ma-achieve ko to. Ganun. So next is mindset. Bakit nga ba mindset? Kasi dapat diba maging optimistic tayo. Be a positive thinker sa mga gagawin mong vlogs, future vlogs, sa mga challenges, sa mga balak mo as a YouTuber, as a vlogger, di ba? Dapat nakaakibat din sa mindset na yan is the goals, your goals. Set goals. Kasi dun ka na-challenge eh. Dun ka mag-improve, mag-develop. So, mindset mo dapat talaga yung mindset mo open and malawak. Dapat positive. Tanggalin mo lahat ng negative thoughts mo. Then, start vlogging. Start now, ganun. Diba? That's the mindset. Third one is passion. So, it motivates you to make something. To make something different, to make something new, to make something what you want and what you really want. Ganon. Sa passion kasi, kung ano talaga yung passion mo or gusto mo, yun yung gagawin mo, di ba? If it's your passion to do makeup tutorials, then start. Baka biglang mag-boom pa yung views, mag-boom pa yung videos mo. Kung passion mong magpasaya,
maging comedian. Start now, di ba? Dapat kung ano yung passion mo. Improve it and develop it. Kasi, hindi lang passion mo yung magde-develop, kundi kung yung sarili mo, di ba? So, yun, passion. It challenges you to work. Ay, passion ko to, kailangan gumawa na ako ng makeup vlogs. Ay, passion ko na dapat gumawa na ako ng challenges. Mag-vlog na ako ng mga gaming, ng mga games ko. Ganon. So, dapat pursue it, di ba? So, yun. Yun lang naman yung passion. Parang magka-connect na naman na sila. If you have the passion, then start making positive thoughts. Optimistic, positive mindset. After that, gain your self-confidence, di ba? Sa harap ng camera, and sa harap ng mga nanonood sa iyo. Nag-insufficient storage phone. So, yun. Passion. Di ba magka-connect na naman na sila? So, next is responsibility. Kasi for me, lahat naman tayo as, may responsibility as a humanity, as a citizen of the Philippines, and as a vlogger or YouTuber. May responsibility ka na gumawa ng vlogs, mag-update para sa viewers mo, di ba? Maggumawa ng magandang vlogs na kaayon sa passion mo, sa gusto mo, o sa channel mo, ganun. Pero, ang pinaka talaga is responsibility mo rin. It is also your responsibility or responsible mo na gumawa ng vlogs nang walang naapakan na ibang tao. Kasi, di ba, ayaw mo naman ng ganun. Yung parang kada vlog mo, may sisiraan ka, may kukutsain ka, may parang ganun. Siraan mo na ang sarili mo pag ganun. Sira ka pala eh. So, yun. Dapat wala kang sisiraan na ibang tao sa vlogs mo. Dapat nga nag-i-inspire ka palalo na mag-vlog na sila, lalo na sa mga gusto talaga. Diba? Dapat ganun. So, yun. It is also your responsibility na maging consistent. Be a consistent vlogger. Kasi kawawa naman yung mga nanonood sa iyo, 'di ba? Nahanap-hanap ka tapos mag-upload kunyari ngayon. Tapos nag-aabang sila ng next week, sa June, sa July, tapos hindi ka na pala mag-update or August, September ka pa mag-update. So be consistent. Be consistent din sa mga ginagawa mo, 'di ba? So 'yun. So the last is acceptance for me. Ha? Kasi dapat you are ready to accept things sa mga bashers, supporters, of course. Dapat talaga i-accept and accept yourself. Diba? Kung accept your flaws, of course. Flaws and imperfections sa vlog, sa sarili mo, sa channel mo, diba? Meron kasi talaga tayo isang video na magbo-boom at diba? May ganon. Pero sa videong magbo-boom na yon, it will gain trust sa viewers. It will gain viewers, subscribers, likes, comments, and so on. Diba? Dapat i-accept mo yung mga bagay-bagay. I-accept mo lahat. Except negative thoughts, of course. Para kasi sa mga bashers, dapat talagang basahin yun kung gusto nyo. Kasi it will improve somehow yourself. Sila nga yung tumutulong kung ano nga ba'y mali sa kanya? Ano nga ba'y mali sa akin? Ano nga ba'y dapat ko i-improve? Ano nga dapat kong kailangan baguhin sa channel ko? Ganun. Accept things. Accept your flaws, of course. Kasi pag tumingin ka sa camera, ala, may tigawat ako. Ala, ang pangit ko. Ala, ba't yung tubuhok ko? Diba? Ganon. Accept yourself. Para mag-gain ka ng self-confidence. Diba? Ganon. So, acceptance.
para yun yung talaga makilala ng mga viewers nyo. Diba? Ganun. So, yun lang naman. At ngayon lang ulit ako nag-vlog kasi nga parang nag-drop yung self-confidence ko. Biglang nawala. Pero nag-gain ko na somehow and busy rin sa school. Eh, summer naman ngayon. So, yun nga. It's currently May 26. So, summer pa kasi June 14 pa ipasokan namin. Siguro mag-upload pa ako ng 3 to 4 vlogs that week, May 26 to June 14. So, yun lang guys. Thank you for watching this video. I hope na na-inspire kayo and may natutunan kayo sa akin. And sorry kung ngayon lang ako nag-upload ulit. If you like this video, give a thumbs up. Don't forget to hit the subscribe button and the bell button para ma-notify ka tuwing mag-upload ako. And comment down below if gusto mo talaga mag-vlog and ano yung naghahadlang neto sa'yo. And ano pa ba gusto mong gawin ko sa vlog na to, ay sa vlogs ko, sa soon vlogs ko, sa future vlogs. And ano pa nga ba ang bagong chapter ko sa hashtag Meet Kwento. So yun lang guys, thank you for watching, bye!